mabuti ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Kinikilala natin ang ating mga magsasaka, mga agricultural worker na buong araw ay nagsisikap ang pagkulungan ng ating mga pangangailangan para sa seguridad ng supply ng pagkain. So, hindi dahil sa kanila, wala tayong pagkain na iaahan sa ating mga pamilya. Tunay silang mga bayani panglaman. Kahanga-hanga rin ang kanilang pakikisa sa ating pamahalaan, lalo na ngayon may si Pangulong Marcos Jr. sa bawat Pilipino na maging kasangkapan para sa pagkakaisa imbis na magkaroon ng hidwaan. Narito ang isang pambahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gamitin natin ang ating kakayahan. Pagkakaroon ang ating kapagayahan para sa pagkakaroon ng lahat. Huwag nawa natin ikulong ang ating mga sarili sa hidwaan at hidwaan ng pamamahala. Sa halip, maging instrumenta tayo ng pagkakaisa. Bukod sa manggagawa frontliner at overseas Filipino worker, pinila na rin ang presidente ng Pilipinas ang kabayanihan ng mga guro at iba pang mga Pilipinong nasa sektor ng edukasyon. Binigyan din ng Pangulong kanilang sakripisyo sa gitna ng pagbabalik ng face-to-face classes ng mga mag-aaral sa bansa. Ngayon naman, nagbalik na sa paaralan ang ating mga kabataan. Papurihan din natin ang ating mga guro at iba pang kalim sa sektor ng edukasyon dahil sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon.